ito upang tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa buhay ninyo or ang pera sa inyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At sa lahat po ng mga nag-comment po sa aking channel, sa aking mga ina-upload na videos, meron pong nagre-reply sa inyo ng mga doctors and dinadala po kayo sa WhatsApp. Huwag na po ninyo entertainin para hindi po kayo ma-scam. So ayun po, ituturo ko sa inyo paano dadaloy tuloy-tuloy ang pasok ng pera, ng swerte sa inyong pamumuhay. Hindi lang pera, hindi lang swerte, kundi itaboy din ang kamalasan nito. Sa akin ituturo ngayon kung kayo ay may marami mga negative or mga negative po sa inyong pamamahay, ito po ay itataboy at ipalit po ang swerte dito. Kaya naman, gawin po ninyo ito kapag kayo po ay isa sa mga naniniwala sa mga papaswerte, sa mga pamahiin. Ito po ay para sa inyo upang laging tuloy-tuloy ang swerte na darating sa inyo or matutupad lahat ng mga pinapangarap ninyo. Dahil dito po ay pinakamayor po talaga dito is ang pera po. Pinakamayor po talaga sa atin ang magkaroon ng maraming pera. Dahil kapag wala kang pera, hindi natin mabibili ang mga gusto natin. Kaya naman, sa paggawa natin ng pampaswerte, kailangan pera po talaga ang ating kailangan. Or pera po talaga ang pinakauna-una nating hinihiling. Lahat naman tayo ay kailangan ng pera dahil hindi tayo or wala tayong ibang gusto kundi magkaroon ng maraming pera. Dahil sa pera, magkaroon tayo ng kasiyahan or di kaya magkaroon tayo ng mga gusto natin na matagal na nating pinapangarap. Ngunit wala tayong pera, kaya naman kailangan natin ng pera. Ngayon, lalo na sa panahon ngayon na talagang napaka-krisis ang panahon. Sobrang gipit ka. Dito po ay isa ito sa mga dahilan. Dito po ay kapag nagawa mo ito, mapapansin nyo na lang na hindi nyo na nararanasan ang kagipitan. Hindi nyo na maranasan ang paghihirap. Dito po ay tuloy-tuloy po ang swerte na darating sa inyo. And syempre, hindi lamang natin ito basta-basta nagawin ang isang pampaswerte, kundi ay sabayan natin ito ng pagsisikap. Dahil kapag gumawa ka ng isang pampaswerte tapos hindi ka nagsisikap at ikaw ay nakaupo lamang, talagang walang swerte ang darating sa inyo. Kaya kailangan natin dito ng pampaswerte at kailangan din natin dito na magsikap kapag gumawa ka ng pampaswerte. So ngayon po, ang kailangan natin dito na bagay ay kailangan mo dito maghanda ng baso. Dapat clear po na baso. Clear at babasagin po. Dahil po kapag babasagin at clear po, ito ay nagbibigay energy sa ating mga ginagawa at mabilis itong mapagana ang ating mga gusto. Kaya naman, clear po. Huwag kayong gumamit ng plastic dahil sa plastic po talagang wala pong energy. Kaya kailangan natin ng clear na baso at babasagin po dapat. And syempre, kailangan din natin po dito ng isang butil ng bawang. Isang butil lamang na bawang. At syempre, kailangan din natin dito ng asin. Medyo marami-rami pong asin ang ating kailangan. So, ituturo ko sa inyo paano ito gagawin upang lagi tayong swertihin. So, ngayon kapag ready na yung mga materialis na ating gagamitin sa paggawa ng pampaswerte, i-ready mo rin ang inyo sarili. Kailangan na positive kang tao at wala kang iniisip na mga problema. Positive ka at alam mo sa iyong sarili na gustong gusto mo itong gawin at alam mo sa iyong sarili na ito ay makakatulong sa inyo, lalo na ngayon sa panahon ng kagipitan. Kaya naman, ituturo ko sa inyo kung paano itong gawin. Ngayon, kapag ready ka na at kailangan na mag-isa kang gumawa nito at wala pong dapat na nakakaalam. Ngayon, ang una mong gawin, kunin mo ang asin. Rock salt po ang ating kailangan dito. Huwag kayong gumamit ng iodized salt dahil ang iodized salt, meron po itong halo at hindi na po ito puro. Kaya kailangan natin dito ng rock salt dahil ang rock salt or sea salt,
ito po ay nagbibigay swerte at nagtataboy malas po sa ating pamamahay or nagtataboy ng mga negative energy sa atin. So, rock salt or sea salt ang ating gagamitin. So, ngayon po, lagyan ninyo ito ng asin, yung baso. Dapat kalahating baso po ang asin na inyong ilagay. Ngayon, kapag nailagay nyo na yung asin dito sa loob ng baso, kalahati po dapat kunin po ninyo ang inyong bawang at ilagay po dito sa asin. Sa gitna po. Ilagay po ninyo ito sa gitna at ngayon, kapag nailagay nyo na ang bawang, kumuha kayo muli ng asin at ilagay po dito sa ibabaw. Ilagay nyo po dito hanggang sa mapuno po yung baso hanggang dito. So, ngayon kapag nailagay nyo na yung asin at nasa gitna na yung bawang, humiling kayo na nagmula sa inyong puso taimtim. Hilingin niyo dito, sabihin niyo dito na simula ngayon hindi ko na mararanasan ang paghihirap, hindi ko na mararanasan ang kagipitan. Ako ay laging swertihin at natatanggal ang mga negative sa akin or matatanggal yung mga kamalasan dito sa loob ng aking pamamahay at papasok or dadaloy ang swerte sa aking pamumuhay at kailanman ay hindi ko na mararanasan ang mga problema, mga kagipitan, mga paghihirap, kundi mararanasan ko ang daloy ng pasok ng swerte sa akin at lagi akong swertihin anuman ang ginagawa ko. So, swertihin ako at maraming pera ang darating sa akin. Umaglahat na. Lahat na ay hilingin mo kung anuman yung gusto mo. Ang importante, maganda yung intention ninyo. Dapat po taimtim po ang inyong mga sasabihin. Taimtim dapat ay nanggagaling mismo sa inyong puso ang mga sinasabi ninyo or mga hinihiling ninyo at good intention po ito dapat para mas mabilis itong ibigay sa atin or ibibigay ito ng ating universe sa atin. Kaya naman, think positive ka lang palagi at huwag kang mag-isip ng mga negative. Kapag ikaw po ay pumasok sa isang rituals, ikaw po ay gumawa ng isang pampaswerte, dapat po ay positive na sa iyong isip. Huwag ninyong hayaan na pasukan kayo ng mga negative sa iyong isipan dahil isa po yan sa mga nakakasagabal po sa inyong mga ginagawa sa araw-araw. Dapat po at positive lang po tayong lahat. Kapag positive kang tao, mas mabilis kang swertihin kapag positive ka. So, ayun po, gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras. Ang importante po yung nanggagaling po dito sa iyong puso na gustong-gusto mo itong gawin at malakas yung energy ninyo na gusto po ninyo na magkapera lagi. So, gawin ninyo ito at ilagay po ninyo ito sa altar. Kung wala po kayong altar, pwede ilagay sa iyong mesa. Okay lang na makita ng buong membro ng inyong pamilya. Wala po itong problema. Ilagay ninyo sa altar or sa mesa or kung saan na pwede ninyo siyang ilagay. Hayaan nyo lamang siya doon kahit ilang buwan pa. Wala pong problema ito. So, ayun po. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko po kayo. Bye-bye everyone! God bless us all!